Hello guys! Nakatapos lang namin kumain. Good morning pala sa inyong lahat. And for today's video, ipapakita ko sa inyo. Hindi ko nasabi sa inyo na meron pala kaming na-order na bed. Kasi yung bed na yon na bed nila ni Mihaw dati ng kanyang ex. 10 years na! Matagal nang tigok! Matagal nang basira na yung bed, tapos inaano na lang namin, like nilalagyan namin ng something sa ilalim para hindi kami madown talaga. And ayun na nga, 2 months ago, nag-order si tata ng bed. Dumating na siya guys, and I'm so excited kasi amin na talaga yung bed na yun. Wala nang dapas na nangyari. Charest! Bita, uy. Masaya lang ako kasi may bago na kaming bed na kami talaga yung naka-virgin. Charang! Dzień dobry! It's too big! Light bed. Ayan nga guys. Nangikip ako kasi nga kakatapos na namin kumain. After namin kumain, pinainom ko si Matt ng kaniyang gamot. Grabe yung aming lagi kaming nag-aaway ni Matt every time na nagbibigay kami ng gamot sa kanya kasi ayaw niyang inumin yung gamot. Lalo na yung antibiotic kasi napakapangit ng lasa ng gamot na yun. Boy, that is too big. Look, it's very big. Kordapyo, ay tingnan nyo yung nangyari sa kanyang damit na puno ng hindi naman talaga napuno, but nabasa dahil sa kanyang niluwa niya ba? No. Yung antibiotic. Okay, dito lang tayo maghihintay kasi si Matt sumusunod siya kung saan yung aking kalubutan. Yeah? Gusto talagang magpaano? Pagkagin mo. Say hi. Hi. How is your... Yung kanyang gamot pala guys, 4 days na ngayon, tapos yung isang gamot niya is natapos na kasi for 3 days lang yung kanyang gamot na yon, Norofen. Tapos yung isa, Pictodril is for 5 days and the other one is for 10 days, the antibiotic. And then the other one is for 5 days din. And hindi na siya masyadong guys, ubo ng ubo every night, which is maganda siya kasi effective talaga pag galing sa doktor, no? Salat. How can we get that? I don't know. First we need to get old bed disassembly and... We can virgin the bed now. Yeah, you know why? Because you're... Jelin buy new... Chiho, why because... Jelin buy new bed? Because too much iod and broken bed. Too much iod and broken bed? Yeah! No, broken wood in the bed is because she too fat. You're crazy. I'm not the one who virgin your bed. It's your ex, huh? You and your ex, baby. My ex? Maybe some friend. No. Okay. Okay, no, with benefits, of course. No joke. Kick one more time, huh? Oh. Karate! Awa! Awa! Hey, stand up, it's very cold! Stand up, it's very cold, baby. Go. Go stand up, get your phone and go up. Oy. So what are you going to do? I go play. Maglalaro pa pala siya. Kung hindi nyo alam, yung gamot ni Matt sa kanyang, sa kanyang ubo ay isa na to. Pectodrel. Clacid, Norofen, of course, dito sa pola na pangalan, no? Hindi the same sa atin, I think. Tapos yung isa, yung dalawa na sa taas, yun yung ako na mismo yung naglalagay kay Matt. Ito, kailangan ko ng tulong kayo, nandito to siya sa baba. Kung nasa taas yung gamot, pwede lang ako lang yung magbigay kay Matt. Ito kasi napaka-complicated siya ibigay kay Matt kasi nagkikipag-away siya before niya tinetake yung medisina.
have small time because Matt, you know, not in school. Now Tata is my assembling is our... Yes? Huh? My robot is working. You are my robot. It's a exercise too, you know? If you broken this camera, how we record our first kayak idiot in this bed? We don't need to record. You are boring. You cannot even make one round. So, mag-chika muna tayo before si Tata o akyat ng magdala ng maraming abobot para sa bed na yan. Kasi matagal pa yung matapos, guys. Buti na lang talaga is dumating yung bed na yan ngayon. Kasi nga, iwan ko na lang kung dadating yung bed na yan kung pag nagla-labor na ako, walang tutulong sa kanya. Grabe, napaka daming gawain. Hindi kaya niya, I think, for one day. Ang dami niyang mga kahoy, tapos basta guys, ang dami niyang dapat tulungan talaga, hindi lang isang tao yung gagawa ba. Buti na lang talaga guys at dumating siya na hindi pa ako nagla-labor kasi nga, mahirapan talaga si Tata mag-assemble niyan mag-isa. Especially pa after kong mga anak pa dumating yung bed na to, pero napaka-ano lang talaga niya, napaka-timing. Na-timingan siya na hindi pa ako nagla-labor na ni Cordapia, ayan o. Lagi lang siyang naninikad at saka tumitigas lang siya. Pero wala pa akong nafe-feel or kaya nararamdaman na gusto niyang lumabas. Anyway, marami akong exercise ngayon kung hindi niyo nakita dahil nag-mini-vlog lang ako sa mga ginagawa ko ngayon guys. Like, habang tumutulong ako kay Tata, grabe yung aking up and down na exercise which is good kasi nga 37 and 4 days na yung chan ko at hindi pa ako, nakaka-feel na gustong lumabas ni Cordapia sa akin sinapupuna. Sana mga 38 or 39, lalabas na siya next week. Or mga line of 20 sa February. Ayan na nga, kailangan namin itong tapusin kung
Dahil kung hindi to namin matatapos yung bed na to ngayon, wala kaming tutulogan. Eh, matutulog kami sa ano, sa foam lang. Pero gusto talaga ni Tata. Nakita nyo kanina na ano siya, na sugatan siya sa kaniyang paa. Hindi ako nag-ano agad, naniwala kasi si Tata. Mahilig na siyang mag-prank-prank. Tapos lahat na lang ng mga sinasabi niya, hindi na ako naniniwala. Hindi naman ako laging nagsasalita ng hindi totoo. Okay, hapon kasi nung pumunta kami kina Ate Nieva, sabi niya, minasag daw ni Matt yung TV. Tapos yun na yung ano niya, na like naisip niya na ipaprank niya ako. Hindi naman kami nag-vlog, pero sinasabihan niya ako ng ganyan pa. Kaya hindi na ako naniniwala sa kanya kasi sa totoo, hindi pala nasira ni Matt yung TV. Nagsabi-sabi lang siya para makulbaan ko nung hay ko. Like last time na ano, nasakit si Matt, ganito, ganyan. Ay, ako naman na emotional, paiyak-iyak. Masayo na yun, guys. Kaya hindi ako naniwala agad-agad kay Tata. Naawa ako sa kanya kasi nga yung kanyang paa nasugatan, guys. Tapos ang sakit. Tapos yung kanyang elbow din, kung hindi nyo alam, meron din yan siyang dinadamdam. So masakit yung elbow niya yan, guys. Kaya nga, last time, kung naalala nyo, nag-i-inject ako sa kanyang elbow para ma-heal yung elbow niya. Pero matagal na yan, pero hindi pa rin na-okay yung kanyang elbow. O, diba? Nakimaritesa naman ako. So, see you guys later. Babu-wash. After 6 hours. Without help, you know. It's not my fault, baby. It's a lot of things to assemble. It's not a lot, it's very small. I'm not very angry because whole day alone in the house. No, I'm going down sometimes to feed him. Tata very tired today. Oh, baby. It's my gift for you for Valentine's Day. You need a screw. And the final look. Ta-da-da! Parang na siyang barko. It looks like a iot here, iot there, iot everywhere. Careful. And now, you're not careful. And I can hide. Yeah, it's nice. You can hide something under the bed. It's nice. Come on. Yeah. Higher bed. Oh, this is nice. Better than that one, look. Really, it's much, much better. The color of the bed is looks like the wall. Yeah, I'm bored. I thought you ordered the red and the black because you said I ordered. Yeah, but she say it's not red, really red. She say it's like the wall, that one. What do you think? It's nice. I'm scared I will fall down. Change the bed sheet, but this is nice, really. TV. TV. I understand. What do you think? It's nice, yeah. It looks like a. And the boat. Bed sheet for change, you can, after a wash, you can put inside. Yeah. We need to change if we want the room for the babies. Girl. Yes. So this is it, Pansip. That's all for this video. It's only assembly. We need to wait for first iot to check it's not broken after, you know. Well, not broken. It's too heavy people. It's maybe it's broken. After this we have warranty. Looks like bigger now. But we have space to hear. The color is looks like the wall. Yeah, it's a little longer. It's nice. It's nice? Even if the color is bored. You can
can change the bed sheet. And the old one is already broken. Oh, that already killed it. And now we're gonna do the vacuum, guys.